Suspension, ano? Ano? Drive shaft, ano? F-Sendat siya. Dito, dito siya nalabas ng pulit. Ah, sige. Dito, dito mo mag-out. Dito, 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 dito. Yes, saan nyo bibili? Ayan guys, sinecheck na nila. Ano kaya naging problema nung sasakyan natin. Yan, so good morning guys. So today, punta tayo ng CASA sa Suzuki Tarlac para sa PMS ng Suzuki Espresso natin. Okay? So, nag 1 year na yung Espresso natin. So, review natin ng konti yung nangyaring latest performance niya. Okay? Kagaya ng sabi ko dati, okay naman yung takbo ng sasakyan natin, mabilis. Smooth naman. Pero lately napansin ko, saktong magwa 1 year na siya, 2 months ago nag-start, na parang medyo shaky. May yung vibration sa makina. Tapos ramdam mo dun sa paa, pag-start mo ng kotse, nagbabibrate talaga, manginig talaga yung sasakyan. Okay? Even yung last na nag-vlog ako, yung sa Monasterio de Tarlac, kung mapapansin niyo yung video dun, excessive yung shakiness ng video kasi dahil nga dun sa vibration ng makina. Pero before yung mga unang vlog ko, hindi naman ganun yung vibration ng makina. Kaya nagtataka ko ano kayang naging reason bakit manginig yung sasakyan natin. Okay? Tapos yung pagdadrive mo, syempre nakadagdag sa pagod ng pagdadrive kapag manginig yung sasakyan. So isa yun sa mga papacheck natin today. Although talagang nakaschedule siyang 4 PMS for change oil, yung brake pads papalitan, alam ko, tsaka yung spark plug kasi stuck pa daw sila. So yun. At kailangan natin mag-ready ng 8,000 to 9,000 for today's PMS kasi medyo maraming papalitan daw maliban dun sa change oil natin. Okay? So tara, samahan niyo ako, punta tayo sa Suzuki Tarlac para mapacheck natin yung espresso din natin. Okay? At para sa mga sa mga kagaya ko na mayroon Suzuki Espresso, please comment down below kung na-experience nyo rin yung vibration sa Suzuki nyo recently. Although hindi naman excessive na yung ano, pero talagang syempre bothersome, dati hindi naman siya ganun na nanginginig. Pero ngayon nga, nakadagdag nga sa pagod. Pero, intermittent siya, napansin ko lang. Okay? Intermittent siya. May time na okay naman. Mild na lang yung vibration. Pero may time na all throughout ng biyahe ko, pagpapasok ako sa work or kung may pupuntahan kami, like ngayon nagpunta kami ng monasteryo na nanginginig talaga yung makina. Tapos nanginginig sa yung sasakyan. Tapos nakakadagdag kasi, di ba, espresso dahil entry-level car lang siya. Ramdam mo talaga yung roughness ng road kapag pangit yung daan. Eh, kahit na nandun ka na sa asfalto, ramdam mo, parang ang pangit ng takbo ng sakyan na parang very hard yung driving experience kapag sinasakyan natin yung Suzuki natin. So, yun nga. Kung meron mga ganito naka-experience din, paki-comment na lang sa ano natin, comment section. At kung meron mga expert dyan, pasensya na po. Hindi rin po ako expert sa sasakyan. Second car ko pa lang po to actually. Way back nga, nagkagaya na sinasabi ko sa last kong vlog, ang unang sasakyan ko is Honda na 1992 second hand model. Binenta ko yun, 2 years lang yata siyang nasa akin. Kasi marami siyang sira lagi pag nilalabas. Tapos after that, ilang years din ako walang sasakyan. And then nung nag-pandemic, bumili ng motor ng Mio, yun yung naging service ko. Tapos ngayon nga nagka-baby na, ayan, so kailangan natin ng sasakyan dahil na kapag ibabiyay si baby, especially during check-up niya dun sa kanyang pediatrician. Ayan, kaya bumili tayo ng Suzuki. Okay? Na napakamura. Okay? See you later, guys. Napunta muna ako.
So, ayan guys, papunta na tayo ng Suzuki Tarlac para pa-check yung Suzuki Espresso natin. So ayan, pag ganyan, ngayon hindi siya manakasumpong eh. Ito lang bakit. Pero the other day, hindi siyang consistent na nagbabibrate ng sobra yung sasakyan natin. Pero yung takbo niya okay naman. Yun lang vibration talaga. Marami. Masakit yung katawan ko, yung paa ko pagka-uwi dahil doon. Pero again, hindi siya excessive na ano, yung sobrang ining na parang shake, super shake yung sasakyan natin. Pero siya, pero yan, gagaya na sabi ko kanina, bothersome siya kasi hindi naman siya dating ganun. Kaya ipapacheck na natin. Last month, tinry ko na siyang dalhin doon kaso sabi, bayad 700. Sayang yung 700. Kuribot ako niya. Sayang 700. So, sabi ko, sabay ko na lang sa PMS kasi talaga naka-schedule naman siya. Para isang labor na lang ang babayaran natin. Okay? So, malalaman natin mamaya. May mga napanood akong vlog, marami daw reason kapag nagbabibrate yung makina. Sabi nila, pwedeng yung gulong, yung hangin, kulang, ganun, or sobra. So, yun, tapos chinek ko, nalaman ko yung gulong nung last time, sumobrang lumalambot na pala siya, hindi ko napansin. Okay, akala ko dati kapag medyo wobbly yung sasakyan, dahil pag pauwi kasi ako, may mga nakasakay sa akin na medyo malulusog. Malulusog, kaya yung suspension natin siguro bumababa ng husto. Tapos minsan di pantay, kaya yun, merong nakasakay sa kabilang sa ano, passenger side na mas mabigat kaysa dito. Kasi lalo na nung nandito yung car seat ni baby, kaya hindi balance siguro yung bigat. Baka nag-cause ng problem, yun isip ko din. Eh, pag-uwi kasi ako, may mga kasabay ako sa work na nakikisabay sa sasakyan. At yun nga, medyo malalaking tao sila. So, I'm not sure, no? Hindi ako sigurado. Baka affected, naging karoon nag-cause ng problem yun sa sasakyan natin. May nangyari sa suspension or what ng sasakyan natin. Pagbigyan na natin si Kuya. Yan. So, yan. Samahan niyo ako. Tapos yung mga may alam dyan, pagdating sa vibration, bigyan niyo ako ng anong mapapayo niyo, ano sa tingin niyo. Although nag-usa ko last time dun sa Suzuki Espresso Philippines Club or Facebook page. Tapos yun, doon ko nalaman din na yung maraming ang kinoconsider. Pwede sa makina, pwede yung oil. Or what? Nung una nga, akala ko yung gas eh. Kasi minsan nagpapagas ako dun sa mga gasoline station. Ano lang, yung parang local lang o hindi kilalang mga gasoline station. Eh, pero before, noong bago lang yung sasakyan, lagi lang ako sa PTT, nagpapagas. Tapos nung, ano, dahil medyo mahal nga yung gas, nag-resort ako into pagpapakarga ng gas natin dun sa medyo mura ng konti. Pero yun, lesson learned. Dahil doon, bumalik na ako ulit sa PTT. I'm not sponsored by PTT, no? Pero, so far, para sa akin, isa yun sa mga magandang gasoline station na siguro quality yung gas nila. Ewan ko lang, no? Again, di po ako expert. Pero yung Shell, nagpapagas din ako dati doon nung isang una kong sasakyan. Pero dito kasi sa area namin, PTT yung pinakamalapit sa bahay ko. Kaya doon na rin ako nagre-resort na magpakarga ng gas natin. Alright. Yan, malapit na tayo sa Suzuki Auto. Ayan na. So yan guys, Suzuki Auto. So naka-schedule tayo ng 8:30. So yun guys, sabi nila
pag 10K na daw, normal lang daw yung nagba-vibrate. Tapos papalitan daw yung spark plug. So malaman nyo. Nagba-vlog. So pag 10K daw, normal lang nagba-vibrate. So papalitan daw yung spark plug. Pag napalitan na yung spark plug, babalik daw sa normal. Ganun yan na, sir. Sabi dito sa subject. So akala ko dati ano eh, yung sa gulong nga, sabi nun sa video. Pero check up natin yung pangilalim, sir. Ah, sige. Baka may natamaan. So check doon sa ilalim, guys. Ayan guys, sinecheck na nila. Ano kaya naging problema nung sasakyan natin. So yun guys, sinecheck din yung gulong. Sa teacher, pagka sa breakpad natin o sa trainer natin, papalit tayo yung weight 40 or 50 kilograms. Depende sa kasi na mong breakpad. So ngayon malalaman ko yung pod-pod siya din. No? Pero so far, parang okay lang pag yun. Magkano naman pagpapalitan yung brake pad? Okay. Buti matagal pa. Sa TFTK naman, Yung tatlong ito. Ay, sorry. Kasakyan natin. Kahit na nag-tetsar, may nag-tetsar. Kung nag-tetsar sa patrol dyan, ayaw pa rin. Laginis sa kanyado. Kahit ito limita. Kung pwede pare. Yung kagabi may nakita ko, sabi niya, pwedeng engine support. O yung pero pinakita niya parang crack yung engine support eh. Pero pinili ko ito hindi naman kasi sinasabi niya maingay sa ilalim. Hindi wala naman akong narinig na kumakalantog eh. Siguro. Yung sa sample naman niya nag-crack na yung engine support niya. Siguro. At saka may narinig daw maingay sa loob. Wala naman akong narinig na kumakalantog eh. Na pabayaan mo. Kaya na-accident, hindi kaya na. Baka na-accident. Inisip ko nga, yung daga kaya walang ginano dito, sabi ko. Kasi doon sa subdivision namin, medyo maraming daga eh. Malalaki. Harapan lang natin yung mga mababayit sa isa at
Kasi minsan bubuksan ko, titilipin ko. May makita ko may tayo ng daga. Oo. Oh. Sabi ko, wala kayang sinira itong daga na ito, sabi ko. Safe naman yun. Actually, nisip ko yun, hindi kaya masira, sabi ko. Ay, isa ko pang naano, di kaya, kasi di ba, alam mo yung dito sa may crossing, sa Rilets? Di ba yung daan doon, ganun? Minsan pag baha, yung drop niya, di mo mapapansin. Saka, wala kayong natamaan sa baba, sabi ko. Sige. Tulong ng aircon mo, sir. Tulong ng aircon mo. Tumidiretso dito sila sa may aircon. Para, anong tawag dito, pare? Suspension, ano? Drive shaft, parang. Ha? Ito, may... Rack and pin yun. Ha? Rack and pin yun. Yun. Dito yung tulong nyo. So, maaari siyang magka... Kalawang, gano'n? Kalawang. Pagkatagalan siya, mabibitan na yan. So, kapapalitan siya. Kailangan siya, itong host na to, ibili kayo. Pagka nagpagawa kayo dito, i-extend natin siya dito. Dito siya lalabas ng pulis. Ah, sige. So, dito mo mag-out sa pulis. Dito dito kayo nung asyap. Dito po sa... Saan yung bibili sa inyo din nun? O sa labas? Sa kami hospital, sa labas. Sa hardware ba yun? Opo, opo. Pagka sa so PMS ko magdala ako. Dito ko siya kakais lang ng maroto dali. Ganyang kataba, no? Basta yung medyo makapal na host na. Yung papasok yung host na yung migraine nyo, kapag yun, at yung papalit siya sa sumarinos. Oo. Oh. Sige. Yan guys, sinichange ko yan na ni Kuya. Nalala ko na yun, baka di, wala kayong tumama dito, sabi. Kasi minsan, di ba malalim yun doon? Opo. Wala naman mag-sponsor, wala naman. So wala namang na-damage na nag-cause ng vibration na. So spark plug lang talaga yung chance na sa loob. May nag-suggest din sa akin, sabi niya, anong tawag doon yung alignment? Pa-wheel alignment mo. Pero sabi naman nung isa, kung di naman siya lumiliko ng kusa, hindi pa pa-wheel alignment yan. Hindi mo kailangan magpawila lang yung pero kung nakadalit mo na may lang kailangan sa rest yung sabi ng co-teacher ko, sabi niya, tingnan mo yung manibela mo, bitawan mo, pag di pusa siyang biglang lumiko, wheel alignment, sabi niya. Kaya so far inobservan ko din naman. Patalasan na dyan, dalit sir, yung mga banggana, o kaya yung nagagana, o kaya kira yung pagkita. Drive shock. Tapos may nagsabi nga din baka preno, sabi nila. Eh, pag ginano ko yung preno, okay naman siya, sabi ko. Makapal pa. Okay pa ba siya? Ready pa? Thank you.
naman natin, sir, papatingtikin natin yung kahit na late action ganun, at least 10 minutes. 10 minutes. Para pumagay na mo sa pag-ibig. May team na ba siya? Yan, synthetic daw yan. 2.8. Yung class din mga sa sa na kita na po yung ano natin ang beach kulat natin. Oh, minsan sinilip kami. Okay, marami. Pag inoffsan mo dyan, pag nag-long breath ka, simula. Isa, okay lang po, kahit mawalan. Isa wiper, no? Actually, yung madalang ko lang gamitin eh. Pagka mawalan. Oo. Ito yung importante dyan. Pero minsan sinilip ko, baka sabi ko, baka paubos na. Sir, pulso sir. Call pa siya yan. Ah, meron pala akong isang napansin yung susi. Yung sa remote niya. Yung minsan ayaw niyang bumukas, pinipindot ko. Ayaw? Oo, tapos akala ko low bat yung battery. Tapos nung parang nung hinihintay ko ng tatlong oras, okay na naman siya. Tapos hindi na siya nag-ganon. Ano kaya nagpo-cause nun? Pero, ayun o. No. Okay naman siya ngayon. Twice na nangyari yun eh, naayon niyang bumukas. Bukas sa battery. Battery? Meron siya sa SM. Yes. Pero walang problema sa loob nun, sa mechanism. Puro lang yun. So yun guys, tapos na tayo sa PMS ng kotse, galing na tayo sa Suzuki. So upon inquiring, tapos telling them that yung ang vibration sa kotse natin is bigla na lang parang ganun, meron siyang ganun, dati namang wala. So normal lang daw yun, kapag naka 10K ODO sa preso natin na nakaroon ng vibration. So, common is kailangan palitan daw yung spark plug. Pero, chinek din nila yung mga ibang possible cause. Chinek nila yung under chassis natin sa ilalim ng sasakyan. Wala namang damage or what. Chinek nila yung makina sa loob habang din ginagawa yung change oil. Pag-check, pagpalit din ng mga pagdagdag dun sa coolant natin. So, okay naman. Wala namang problema. So, sa spark plug lang daw talaga. So, para sa ngayon yan, okay yung takbo niya. Yun, na-lessen yung vibration na naging problema natin. Itong recent, nga, nasaktong nag 1 year ang sasakyan natin. Okay? At una kong siya na-experience nung nga sa last vlog ko, nung pumunta ako ng pumunta tayo ng Monasterio de Tarlac. Okay, all throughout yung video natin, dun sa vlog natin, nag-shake. So, during editing process ng video, ang hirap niyang i-stabilize kahit na yung iPhone naka-enable na yung stabilization niya. And so, yun, nahirapan ako mag-edit ng konti. Pero nung na-edit, sa software, nabawasan ng konti. Pero mapapansin mo rin pa rin sa gilid, sa side ng video natin na shaky siya. Okay? So ngayon yan, mas okay na siya compared dati. Although may konting ano pa din, pero yung normal na dati niyang nung bago pa lang yung sasakyan natin na yung vibration na nararamdaman ko ngayon.
Tapos maganda na yung tunog ng makina, yung nakaraan. Bagay, kaka-change oil lang. Medyo parang rough yung tunog ng makina. Yung balik siya sa medyo tahimik na ulit. Yung tunog ng makina ng sasakyan natin. So napanatag na yung mind ko. Kasi tagal na iniisip, ano kaya naging cause ng problem? Sabi ko ganun. Kasi dun sa dinadaanan ko din from work, dun sa may bandang part na dating lumang release ng Azucarera, pagkabaha, dun di mo mapapansin kung saan yung part na sobrang lalim ng drop. Kasi pakuba ko yung daan, lubak-lubak talaga, as in malalim ng lubak yung ano ng daan dun. So may one time na malakas yung ulan, dumaan ako dun, narinig ko talaga may parang yung bakal na tumunog na tumama dun sa sudden na pagbaba ng sasakyan dahil dun sa malalim na hukay sa daan. Okay. Shoutout kay sa LGU or sa DPWH natin or kay Mayor, sana mapaayos niyo po yun. Alam ko private area po yun, sana mapaayos niyo po yung daan dun kasi as in po talaga, napakapangit po ng daan. Lalo na pag uulan, which is nagko-cause din ng traffic, kasi syempre lahat ng sasakyan dahan-dahan sa pag-arangkada kasi hindi pwedeng biglaan. Kasi sobrang dami po ng lubak talaga niya. Okay? Yung nga sa last vlog ko, naalala ko ng last vlog ko, pinansin ko pa naman yung isang maliit na Suzuki na parang pickup type. Basta yung pang-business na Suzuki na stuck siya dun kasi bumara yung sa ilalim niya yata, hindi niya na maano. Okay? So bumara siya dun. Ayan, so ngayon happy na tayo maka Red Trend TV, maka Espresso ko dyan. Happy naman tayo sa service ng Suzuki Tarlac. Chinek po talaga nilang maigi, explain nila lahat sa akin ng maigi. Ano yung mga preventive measures na pwede kong gawin para mas malalo pang tatagal yung buhay ng Suzuki Espresso natin. Naitanong ko din doon yung sa gulong, ano yung tamang pressure. So, nung time na nag-inginig-ginig na yung sasakyan natin, ginawa ko, sinundan ko yun sa side. Yung tire pressure sa side ng kotse natin, sinundan ko siya. 32. Lahat daw, kahit may sakay. Pero ang recommended pala is 32 sa likod, 30 sa harapan. Although nabanggit ko dun sa nag-assist kanina, okay, yung parang head mechanic yata nila, nasabi niya, kasi nabanggit ko sa kanya na yung ibang sumasakay sa akin medyo malulusog kaya yung suspension natin bumaba. So dito pala recommended yun na guys, so tandaan nyo, hindi pala recommended yun na sobrang bigat din ng mga sakay natin sa Espresso kasi maliit lang po yung sasakyan natin, so pwedeng masira po yung mga suspension daw natin at pag nasira yung suspension medyo malaking gastos po yun. Okay, at magkukos din po yun na vibration pag nasira po yun doon. So, nakakahiyaman, siguro pagka ano, hindi na pwede magsakay ng tatlo na mabigat na tao din sa sasakyan natin. Hindi naman sa pinagdadamot po natin yung sasakyan. Okay, so sa mga nakikisakay, pasensya na po. Limited weight lang po pala dapat. Yun. So may bago tayong natutuhan. Or ewan ko lang, yung mga expert din sa sasakyan, tama ba yung sinabi sa akin? Pasensya na po, hindi rin po expert. So kung mali naman po yung pananaw ko na bawal magsakay ng sobrang mabibigat na tao. Yung mga medyo malulusog nating mga kaibigan na nakikisakay. Siyempre nakakaya naman tanggihan sila, di ba? So yun. So comment na lang down below. Okay? Na ano sa palagay niyo yung sinabi sa akin. So yun guys, nakabalik na tayo ng bahay. So final assessment, final judgment. Yung excessive vibration. Pag nag 10K ODO, normal lang daw po yun. Kailangan daw pong palitan yung spark plug. So far yan, nabawasan naman po. So hope sana maging stable na siya rin na ganun. Wala lang po nakitang problema din sa loob ng makina.
wala din nakita sa ilalim ng mga like suspension or basta sa ilalim ng akin ako may mga na-damage ba kasi nabanggit ko rin yung isa kong dinadaanan sobrang lalim ng lubak doon. May one time kasi na malakas yung ulan, mataas yung tubig, hindi mo na makita saan yung part na malalim talaga yung pagiging drop ng saksyan. At narinig ko na may tumamang bakal nga sa ilalim. Pero so far, hindi naman siya na, wala naman nakitang dent or what na na-yupi or nasira doon. So, tapos, yun nga, recommended tire pressure para sa hindi mga hindi nakakaalam. Actually, yung ang tire pressure ng sasakyan is nasa driver seat. Pagbukas ng pinto, makikita mo doon yung recommended tire pressure. 32, ang recommended tire pressure ni Suzuki Espresso sa harap at sa likod, doon sa base na nakadikit doon, pero doon sa kasa ng Suzuki Tarlac, ang recommended daw pala is 30 sa harap at 32 sa likod. Alright, may sakay or wala. Ganun siya. Ano pa? So yun guys, since ngayon naliwanagan na tayo. Tapos, short recap, kumusta si Suzuki Espresso? Okay yung performance, okay yung service sa Suzuki Tarlac. Maganda ang takbo ng kotse natin so far hanggang ngayon. Kahit na nung may vibration siya, maganda yung takbo, smooth siya. Kung gusto nyo ng mga, ng konting explanation sa kung ano yung makikita sa loob ng Suzuki Espresso, panoorin po ninyo yung unang review ko. Nabanggit ko nga dun na yun nga, AGS siya. Meron siyang auto start stop na kapag ka nagda-drive ka tapos bigla nag-stop traffic, mamamatay yung makina para daw sa fuel, tipid sa fuel. Okay? Pero para sa akin, hassle kasi yun eh. Yung naka-auto start stop yung sasakyan. Minsan kasi mabilis lang yung transition nung mag-stop ka, patay, tapos biglang kailangan mong marangkada, nakakaya sa mga kasabay sa daan. Okay, hintay mo pa na mag-full start siya ng maayos. Although mabilis, di naman ganun katagal, pero nakakaano din siyempre, nakakaya sa mga kasabay. Tapos may one time na nag-comment, akala di ako marunong mag-drive na mamatayan daw ako ng makina. Ayun. Ano pa, meron siyang CarPlay yan sa dito sa ating multimedia system ng kotse natin. Meron siyang Android Auto, meron siyang CarPlay ng Apple. Okay, yan. Ano pa, pwede siyang Matic at manual, yun yung nasabi ko dati, pwede siyang Matic at manual yung kotse natin. Okay, so panoorin nyo na yung vlog. 4 hanggang 5 seater depende sa weight ng sasakay. Ngayon nga, nalaman ko na hindi po... Actually, alam ko na, aware naman ako doon na hindi po yung sobrang bigat ng sasakay sa sasakyan. Kasi syempre, nahihiya tayo na hindi ko na pwede sabihin na, ay, bawal, ganun, okay? Pero ngayon, dahil nga nagkaroon ng problema yung sasakyan, yung vibration, nakakayaman, sabihin ko na hindi pwedeng sobrang dami. Siguro dalawa, yung may sasakay natin. Kasi ramdam mo yung pag may nakasakay sa kotse tapos mas mabigat sa other part. Makita mo na parang napansin ko kasi parang nakaganyan yung kotse ko. Kotse natin, yung Suzuki Espresso natin. So yun. So thanks guys for watching. Abang-abang kayo sa susunod na vlog natin. So hopefully next time makapag-travel tayo gamit ulit yung Suzuki Espresso natin. Bye-bye and please do subscribe and share yung video natin.